Hi guys, it's me, Joanne. Welcome to my podcast. So, our topic for today, because it is Christmas, so paano mag-budget ngayong Pasko, 'di ba? Kasi syempre, maghahanda tayo ng Nochebuena, 'di ba? Yung ano ko lang, advice ko lang sa mga ngayong this Christmas, dapat hindi tayo mag-spend much ng pera. Kumbaga, hindi dapat tayo maglabas ng maraming pera, di ba? Dapat kung mas maganda na as simple as possible. Diba? Kasi syempre, yung pinaka-importante is you celebrate it, your family is there, complete, and you are in a good health, walang may sakit sa inyo, and then you still complete, you know, that's the most important. And the most important, may pagkain kayong mapagsasalo-saluhan ninyo sa Nochebuena. That's the most important. And then also number two, kumbaga, maging wise ka sa mga for example, kung mayroon kang mga inaanak, kung may mga malalaki ng mga inaanak, for you kung ano talaga yung best, you know, yung pinaka best talaga. Tapos hindi ka dapat maglabas basta-basta ng pera kung hindi naman kinakailangan, di ba? And also, kung maglalabas ka ng pera, dapat isipin mo muna yung susunod pa na mga araw, hindi yun ngayon lang, di ba? Kasi syempre, hindi naman lang ngayon ka mabubuhay, but of course also tomorrow, and then the other day, and the other next day, and then the next day, di ba? Dapat ganun ang atin dapat mindset sa ating isipan. But I know hindi natin maiwasan kasi iba-iba yung mga mindset ng mga tao. Kasi may mga tao na waldas talaga, as in talaga waldas. And then the next day, nga, diba? Or maraming utang. Kasi syempre, gusto nila maging magarbolo yung kanilang ano, yung kanilang Pasko, yung kanilang pag-celebrate ng and also this coming also New Year's. Of course, you also gagasto ka talaga. But in my point, yung ano lang, yung pinupunto ko lang dito is ano yung purpose, 'di ba? Ano yung purpose? Kasi syempre, let's say marami kang handa, maganda naman mga handa, may mga nandiyan yung mga gusto mo, but you are not complete. Hindi kompleto yung pamilya mo, 'di ba? Or may sakit yung isa sa pamilya ninyo, 'di ba? Mas mainam na simple but it's elegant and you're complete, you're healthy, you're there and you're still alive and you're still celebrating. And that's the most important, and that is the power of Christmas and New Year. You know, hindi yan binabasehan kung ilang pera ang ginastos mo sa lechon, sa ano yung inumin ninyo, yung hard yan or whatever, something like that. Iniimportante is kompleto kayo, maligaya yung bawat isa, bawat pamilya, healthy kayong lahat, di ba? Yun ang pinaka-importante. Hindi afterwards na mag-iisip ka paano ko mababayaran yung mga utang ko na naman, and kasi marami akong utang, may ano pa ako sa bangko, something like that. Ikaw pa rin afterwards, ikaw pa rin yung mag-aano ng stress. Kung dapat, so kung pagagat sa mga ganito yung ano, yes, that's true, Christmas is once a year and New Year is once a year also coming, but tayong tao is not only for once a year. We live here until we gone, di ba? So, so we have also to think every decision what we made in our life, di ba? We have to also to see the consequences. Kasi kung baga
maglalabas at maglalabas, maglalabas ka lang ng pera, ng basta-basta, ng ganyan, ikaw pa rin yung mag-aano, sa bandang huli, ikaw pa rin yung magsasuffer. Kasi you have to work it hard again. You have to find it hard again, the money, and instead that you work hard with it, and then at the end when you had in pension, kumbaga magre-retiro ka na, mayroon kang madudukot. It's not like at the end of your retirement it goes for your utang, you know. And then when you get retired, wala ka nang madudukot, kasi doon mo binuhos lahat yung utang mo, 'di ba? So you just like have to be kumbaga dapat ibahin yung mga mindset. But this is only my opinion, you know. This is only my opinion, but hindi talaga maiwasan sa mga Filipino tradition. And with me this Christmas, because I'm the only one na ng pamilya ko, ako lang talaga yung inaasahan ng pamilya ko. Every time that we're celebrating Christmas, I always told to my parents that it is not important to have a lot of preparation, you know. Kasi syempre, hindi ninyo mauubos yan. First of all, hindi ninyo yung mauubos. It goes to waste, you know. And then, nasasayang, maraming pagkain na nasasayang. I know maraming tao dyan na di will really agree what I said, na may mga pagkain tayong nasasayang kasi sa dami-dami nating mga hinahanda, hindi na natin nauubos lahat, 'di ba? Kasi ganyan tayong mga Pilipino eh. Parang gusto natin lahat mayroon tayo, 'di ba? Tapos at the end it goes waste, you know. So hindi maganda yung ganun. But it's okay kung mag-prefer kayo ng marami, and then you share it to your neighbor, yung mga taong hindi makabili ng pagkain talaga. It's okay like that. It's okay. That is the real Christmas. Yan ang diwa, yan ang meaning ng Christmas. You have to share, you know. So ako, I always say that to my parents na it is not important na mag-prepare kayo ng marami, kasi syempre at the end maaano lang yan, mawe-waste lang yan. So it is para rin kayong nag-ano ng pera, di ba? So ako naman, everything naman is budget na talaga yan. So they understand my family, they understand it. Kasi ako, I always told them na alam ninyo kung ano yung feeling na maghanap ng pera, kasi hindi talaga madaling maghanap ng pera, tapos lalo na ako talaga yung inaasahan. So they understand that. Kung hindi naman kami nagkaka-understand ng aking pamilya, I just have to need time out, you know, na I always 1 or 2 days na hindi ko sila kumbaga i-calm yung sarili ko, kasi minsan hindi natin maiiwasan na magkakaano kayo ng mother mo, na magkaka-misunderstanding kayo, kasi we just like human, you know. Nobody's perfect. My mother, me, we're not perfect. So yun talaga yung I always need time out, kasi ayoko na syempre makapagsalita ako ng hindi maganda. But hindi ako nakapagsalita ng hindi maganda sa mama ko. My mama, they always say that. But yung mama ko, siya palagi niya, kumbaga, hindi naman palagi, they have a time na nasasaktan din niya ako in words, you know. Kasi ako yung tipong taong hindi madaling mag-let go ng words, kasi first I always thinking na no matter what, she's still my mother, you know. So I always have to be careful also the feelings of my mother. So mini-message ko yung sister-in-law ko na I just need some time out, na 2 days, just give me 2 days. So I always do that to myself, kasi ayokong pagsisihin sa bandang huli na makapagsalita ako ng hindi maganda. So yun,
So yun, ito talaga yung ano na advice ko sa mga taong sa mga ganitong mga ano, sa ganitong may mga okasyon na ganito, dapat talaga you have to think to budget your money, kasi yung pera talaga is hindi talaga yan madali. Okay, sige, sabihin natin may trabaho ka nga, pero puspusan kang magtrabaho, ano, kayod kalabaw ka, kasi dapat mong bayaran yung mga utang mo, di ba? Kasi what's the use of magiging magarbo yung Pasko at New Year mo, pero at yung kapalit naman nito is magtrabaho ka ng magtrabaho na magtrabaho until you kumbaga sa pension mo, and then magretiro ka na, imbis na may mahuhugot kang pera, wala ka nang mahuhugot kasi doon mo binayad, doon mo pinokus sa ano, sa utang mo, di ba? Dapat hindi naman ganito yung mahantungan, di ba? Kasi that's true, yung Christmas at New Year is once a year lang kumbaga sinicelebrate. But tayong mga tao, hindi once a year. We always do it every day talaga yung ating talaga pang-araw-araw, 'di ba? But you have also to know to limit yourself. You have also to know to kung ano yung mas nakaka-best sa iyo. Not only kung ano yung nakikita mo sa yung neighbor, sa ibang tao, gusto mo rin gayahin, but hindi mo kaya, 'di ba? Hindi mo kaya. Kasi yung makakaya mo lang is a small thing, so you have to accept it, 'di ba? Hindi naman yung pagse-celebrate ng Christmas, hindi naman 'yan pagarbuhan, hindi naman 'yan pagandahan o paramihan ng handa. Yung importante is kompleto kayo, healthy kayo, may makakain kayo sa hapagkainan, at nandyan yung buong pamilya mo. Yun ang tunay na diwa ng Pasko. So, thank you so much guys. Sana nakapulot kayo ng aral itong aking video. And I'm sorry na it's been a while na hindi ako nakapag-upload, hindi ako nakapag-live kasi nagkasakit ako. Tinamaan ako ng flu. And then, now my son and my husband, they have a bronchitis. And as far as good now, I'm becoming a little bit better. But I still have to, you know, to need some extra rest. And yeah, kasi sa panahon ngayon, sa weather dito, and lately, previously na nag-minus 10, na I still have really to work it hard. And yun, dun talaga nag-umpisa ng ano yung flu ko. So, and sa trabaho ko, marami din mga bata nagkasakit, tapos yung anak ko nagkasakit din, tapos ako, tapos yung asawa ko ngayon, tapos nalaman pa namin na may bronchitis yung anak, at ngayon yung asawa ko may parehas silang may bronchitis. Syempre sa paghahanap ng pera, dapat talaga maging ano tayo. But ika nga, yes, madaling mahanap yung pera, but we have also to make attention to our health, especially kung mayroon pa tayong mga taong nakadepende sa atin. So we not only we don't have to think only for money, but we have also to think the family behind, you know, na yung mga taong nandyan, di ba, na nakadepende pa rin sa atin. So, yun ang pinaka-importante. So, anyway, guys, thank you so much for watching this video. And Merry Christmas to all of you guys. Sana maging maligaya yung Pasko ninyo. And maging happy lang tayo. And kahit hindi Pasko, we have to share our blessings. We have to love one another, you know, spread love, not hates, you know. And to my fellow YouTuber, Merry Christmas and thank you so much, and may God bless us every day. Thank you, see you, bye.